Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update natin ito. At una nga, itong nire-share ni Main Mendoza sa kanyang Instagram na picture mula po ito kay Pretty Sikay, na kung saan makikita dito yung mga Main Mendoza, no? Parang caricature ba to? Parang mga painting, guhit ng mukha po ng isang Main Mendoza. So, ganito po pala ang itsura ng isang part dyan sa McDonald's Muson. So, hindi pa kasi ako nakakapunta dyan. So, sa mga nakapunta na dito, alam ko, familiar ito sa inyong itong view na to ng McDonald's Muson. So, ang cute, di ba? Samantalang pag-usapan naman natin itong isa pang nire-share ni Main Mendoza sa kanyang Instagram account kanina. So, ito po ay picture nila ni Boss Joey and Main Mendoza. So, ang cute tingnan ng picture nila, di ba? Kasi tumatawa dito si Boss Joey. Hindi ko alam kung anong ganap dito, bakit sila tumatawa ng ganito, no? Minsan kasi hindi ko nakakaligtaan kung panoorin yung mga part na masasaya sila Joanna. Kasi syempre, diba, tayo ay nagre-record bago matapos ang Itbulaga. Samantalang narito naman ang post ng Showbiz Public tungkol kay Main Mendoza. Totoo na nga kayang buntis si Main Mendoza? Ano sa tingin nyo, Dubber Cuds? Tapos meron pong shinare na tatlong picture dito ni Main Mendoza kasama po ang isang fan. So credit po sa Showbiz Republic. So nagbasa ako ng comments sa naturang post and marami nagsasabi na hindi pa yan. May nagsabi naman na hindi pa halata kasi nga po payat ang isang Main Mendoza. So ito po ay 20 hours ago. So bago pa lang ito na i-post, no? So sa tingin ko naman hindi pa naman eh. Kasi kung buntis Main Mendoza, i-broadcast niya po 'yan, no? And hindi ko naman napapansin na ingat na ingat si Main Mendoza, kaya feeling ko wala pa, hindi pa siya preggy. Samantalang ang TBJ na page naman ay binahagi po itong pa-makeover, no, sa dalawa nating Dubber Cuds. Sabi nga po dito, it's giving you makeover realness. In the making na ang hiling na makeover ni Nat Nat. So, ayan po, oh. So, sa simpleng ganito po na naibigay ng Itbulaga, napakalaking kasiyahan na po ang naidudulot nito sa mga Dubber Cuds natin na natutulungan ng TBJ Production. Diba? So, marami pa pong matutulungan ng Itbulaga. No, marami pa po nating mapapasaya. And speaking of Itbulaga, ito pa lang si Pauline Luna Soto, asawa ni Bossing Big, at itong si Baby Mochi na napaka-cute ay dumalo pala dyan sa Itbulaga Studio sa TV5 kanina. So paano natin nalaman yan? So kanina po kasi nag-share itong si Main Mendoza sa kanyang mga public account ng video nila Pauline Luna and Baby Mochi, no, na kung saan ay cute na cute, no? Cute na cute si Main Mendoza dito kay Baby Mochi at pinisil pa, no, hinawakan yung pisngi nitong si Baby Mochi. And then after noon, ginawa niya po kay Pauline Luna Soto yung hahawakan din yung pisngi. So kung inyong natatandaan nung nakaraan, 'di ba, si Main Mendoza po ay meron ding video na binahagi na kung saan, 'di ba, merong mga cute na kuting na dala-dala po ng lalaki, tapos akmang hahawakan ni Main Mendoza yung pisngi ng lalaki. Ay, hindi pala. Sorry po. Ginawa niya yun kay Pauline Luna Soto. So, tawang-tawa tuloy itong si Pauline at maging itong si Bossing Big Soto. Natawa din po sa ginawa nitong si Main Mendoza. Nakakaaliw talaga itong si Main Mendoza, no? At speaking of video nung nakaraan, nakita ko po yung views dito po sa Facebook, no? In-upload din pala ito ni Main Mendoza sa Facebook at pumalo lang naman po ng 3.4 million views. Tapos 164K ang react
Tour. Tapos 1.4K comment. Tapos 10,000 yung nag-share sa video nung lalaki na yon, na kung saan ay kamunti ka nang hawakan ni Maine Mendoza sa yung pisngi kasi ang cute. Ang cute nga naman daw. Pero hindi pala. No, joke lang pala yon. Ito talang si Maine Mendoza. No? Talagang si Maine Mendoza, marami pong supporters nito at maraming nagmamahal sa kanya. Kaya million-million yung views niya dito po sa Facebook. Samantalang, sa lahat ng social media pala ha, samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa kakapasok lamang po na balita na kung saan ay gumimbal sa buong bansa. May panibago na naman pong kaso, no, nakakaharapin itong si Nanay Christy Permin. Alam naman natin na si Nanay Christy po ay defender din po ng TBJ yan, di ba? Simula sa poll hanggang ngayon, dinedepensahan po niya ang Itbulaga at ang Tito Vic and Joey. So, nakakalungkot lang ang dami pong nagsasampa ng kaso sa kanya po. No, knowing na sila'y public figure at okay lang mag-opinion sa kanila, diba? Pero bakit ganito naman? So, sino po ba yung nagsampa na naman ang kaso dito po kay Nanay Christy Permin? Ayon nga po dito sa inilabas ng Abante, Dominic Roque, nagsampa ng cyber libel case laban kay Christy Permin. So, nung nakaraan, diba, si Bea Alonso yung nagsampa, tapos nung nakaraan, si Sharon Cuneta, no? Parang ang dami natang nagsampa ng kaso kay Nanay Christy. Sabi dito, nagsampa na ng cyber libel case si Dominic Roque laban kay Christy Permin sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City nitong Biyernes. Sa ulat ng GMA News, ito ay kaugnay sa malicious statement na sinabi ni Permin sa kanyang YouTube channel. So ano kaya yun, ano? Meron po ba kayong idea? Kamakailan lang ay si Sharon Cuneta ang nagsampa ng cyber libel complaint laban kay Permin sa Makati Prosecutor's Office. Kasama rin ni Sharon ang kanyang asawa na si dating Senator Kiko Pangilinan sa pagsampa ng nasabing reklamo. Nauna nang naghain din ang aktres na si Bea Alonso ng mga kasong kriminal laban kay Permin. So kanina nakita ko po ito sa post ni Nelson Canlas. Sabi nga po sa post ni Nelson Canlas, nagsampa ng cyber libel case ang aktor na si Dominic Roque laban kay Christy Permin sa Office of the City Prosecutor ng Pasig. Ang ilang malicious statements ng innuendos na sinabi ni Permin sa kanyang YouTube channel na showbiz now na ang naging basihan ng aktor para daw magsampa ng kaso. Kung inyong natatandaan, di ba, ay parang naglabas po ata ng statement yung abogado po ni Dominic Roque dito po kay Nanay Christy Permin. Pero ngayon lang nagsampa pa po ng cyber libel laban dito kay Nanay Christy Permin. So wala pa naman pong pahayag si Nanay Christy Permin kaugnay po ng sinampang kaso nitong si Dominic Roque. So ayan na naman, meron na namang dumagdag kay Nanay Christy Permin na case. And alam naman natin, abogado na po ni Nanay Christy ang mag-aayos at mag-aasikaso po ng lahat ng kasong ito na binabato po sa kanya. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.